Yeah. Came in 17. Damn. Kalorista, welcome back po muli sa ating YouTube channel, ha, para sa ating dalawang susunod na highlight race po. Dito darating na ating December 17, kasabay po ito na ating Presidential Gold Cup, mga bayang kalorista. Kaya ito, start na tayo muli. Ito ay ating 10 Pasay City Representative Tony Calisto Cup Race. Isang mile ating distansya. Ito yung mga 3-year-old natin na naglaban-laban ng 3-4 crown, mga bayang kalorista, itong taon na to. Meron tayo itong 6 runners na maglalaban-laban na halos lahat din po di kalibre at may panalo. Unahin ko yung ating mga unang kalahok, Cromwell, Mimbalot Falls, Open Billing, Save My Savings, Sonic Clay at Winner Parade. Lahat po yun may panalo, walang pang iwan dyan, bayang kalorista. Cromwell, pag mamayari ito ng Bell Racing Stable, kung di ako nagkakamali, mga bayang kalorista, meron itong 126.2, nanalo ito 4-4, naging outing sa 1400s, out of 6 runners na naglaban-laban. Sa rating base 40-46 at yung po noong November 25, tinalo niya po doon yung kabayong si Sky Story. Pati dilema po Romenda noong araw na yung mga bayang kalista, pero tingin ko baka si Uno Romenda dito eh. Meron din tong 126 flat kung saan nasigunda naman to. 4-7 naging outings out of 8 runs naglaban-laban sa isang special race noong November 18 kung saan tinalo nga po siya doon ng imported horse na si Sensuous Spirit. Para sa ating numero 1 na si Cromwell, medyo nag-uumento rin to, mga bayang kalista, pwedeng iuna, pwedeng parimatihin. Ito pa isang malaki ang inumento, bayang kalista, numero 2, si Mimbalot po sa pagmamayari po ni Uy, PKTC, at ang trainer po niya ay si Sir Ernesto Gare Rojas. To medyo nagdikit-dikit yung panalo, tsaka medyo nalalaban lang sa malalakas. Huling takbo, medyo napalaban to ng husto, may 124.6 sa 1400. Segunda, 2-2 si naging outings out of 6 trots naglaban-laban sa rating base 34-39, at yung po nung November 26 kung saan tinalo nga po siya doon ng imported horse na si Perfect Delight. Pero bago po yun, inanalo po ito sa isang 1400 din. Nagtala naman ito ng 125.2. Dos-dos yung naging outings out of 4 runners na naglaban-laban sa isang special race po. At yun po ng November 5 kung saan tinalo niya po doon yung speed horse na si Secretary. Ito malaki rin inumento. Pwedeng isunod, pwedeng pa rin matiin, mga bayang kalista. Kaya tingin ko mapapalaban din talaga sila dito sa kabayan na ito na si Mimbalot Falls. Ganon din siyempre ito. Stake race campaigner talaga ito eh. Open billing na pagmamayari naman po ni Sir Benhur Abalos, sa trainer po si Sir Jojo Angeles. Last run po, Milia, may 140.8. Nasigunda lamang, 5-5 naging outings out of 5 rounds na naglaban-laban sa isang trophy race po noong November 19 kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Jaguar. At pero bago po yan, bayang karisa, eh, meron naman to 141 plat sa Milian Carrera kung saan nanalo naman po siya. 4-4 naging outings out of 7 rounds na naglaban-laban. Sa rating base 40-46 at yun po na October 29, tinalo niya po doon yung kabayo namang si Main Event. Sigurado ako pati dilema pa rin to, regular jacket to ni Open Billing, bayang kalorista. Lipat naman tayo dito kay Save My Savings. Ito may angkin to rin sa unang, pwedeng magdala ng marcha rito, bayang kalorista. Kung mapapabayaan, hindi ko pwede rin tumapos talaga. Pag mamayari po to Sir Rafael Abakan, trainer po Sir Dabe De La Cruz. Ito naman, huling takbo, may 143.6 sa milya, dumating ng pang-apat. 2-1 naging outings out of 6 rounds sa laban-laban, 5 rounds sa laban-laban sa isang trophy race po noong November 19 kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Jaguar. Pero bago po yun, eh, meron tong 112.2 sa 1200 kung saan nasigunda to. 2-2 naging outings out of 6 rounds sa laban-laban sa rating base 28-39 at yung po noong October 18 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Payros Treasure. Para sa ating kalayok na si Save My Savings, baka kumukuha lang ng tiyempo to, bayang kalorista. Lipa na tayo dito sa ating malaki rin ang inumento. Dati nasa maiden lang to, pero naging malakas talaga yung manilalabanan na ngayon. Galing to sa panalo kahapon. Numero 5, Sonic Clay, na pagmamayari po ni Aldridge Tan. Trainer po si Sir Jolo Mamukod. Meron tong 142.2 last run sa milya na natarsera to. Sorry, na natarsera lang pala. 1-3 naging outings out of 5 runs naglaban-laban noong November 19, doon din po sa karerang napanalunan ni Jaguar. Pero bago po yun, meron tong 140.6 sa milya, bayang karerista, nanalo po ito. 2-2 yung naging outings niya out of 7 runs naglaban-laban sa rating base 34-39 noong October 29, kung saan tinalo niya po doon, sinundan lang niya, natsaga niya yung kabayong si Light Bearer. Hindi ko pa sure kung si JT Say yung re-render ito or si Charles Reyes, kasi kahapon si JT Say sumaki rito kay Sonic Clay. At last but not least sa ating listahan, itong ating dilemating kabayong si Winner Parade na pagmamayari naman po ni Ma'am Melaine C. Habla, trainer po si Sir Ruben Tupas.
itong si Winner Parade, may 142 plus sa 1600, kung saan na segunda to last time. 4-2 naging outings out of 4 runners na naglaban-laban sa isang trophy race po noong November 19, kung saan ang nanalo po doon yung banderang tapos na si Secre Tari. Pero bago po yun, nasegundo to sa 1400, Bayang Carlista, meron to 125.2. 3-2 naging outings out of 6 runners na naglaban-laban sa rating base 34-39 at yung po na October 21, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Perfect Delight. Hindi ko pa sure kung sino sasakay dito, mga Bayang Carlista, kasi wala pang official na ano to yung kumbaga parang lineup kung sino yung masasakay sa kanila, kaya pwede pa pong magbago. Pero I hope lahat naman po yan kasali, walang mag-i-scratch para maging maganda po yung laban. Yan po yung ating 10 Pasay City representative Tony Calisto Cup Race na 1600 meters. At narito na tayo sa ating siguradong main highlight race po. Pangalawang sa main highlight race natin ngayong araw ng Linggo, Bayang Kalorista. Ang 10th Pasay the Travel City Grand Cup. 1,800 yung ating distansya at meron tayo dito ang siyam na kalahok, mga Bayang Kalorista, na maglalaban-laban po. Ito, maganda karera to. Nandito si Flattering You, Gusto Mucho, King Tiger, La Liga Pilipina, Life Gets Better, Magna Cum Laude, Modern Kong, Nuclear Bomb, at itong numero 9 na si Robin Hood, na talaga ito may panalo rin lahat to, Bayang Kalorista. Mahaba pa yung ating distansya, talagang napaka-exciting race po itong darating nating Linggo na to. Unahin ko Flattering You, pag mamayari po to si Ma'am Melaine C. Habla, at ang trainer si Sir Robin Tupas, tuling takbo sa 1,000 meter, may 1 minute 0.4 lamang, dumating itong pang 5, 7-7 naging outings out of 7 rounds sa laban-laban sa isang trophy race sprint race noong November 19, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Gusto Mucho. Pero meron tong 123.8 sa 1,400, nanalo po ito noon, 8-5 naging outings out of 9 rounds sa laban-laban sa isang special race din po, at yun po noong October 15 kung saan tinalo naman po niya doon yung kabayong si Sophisticated. At libre tayo sa ating Lone Grey Galloper, magdadala ng marcha sigurado. Itong numero 2 na si Gusto Mucho na pagmamayari naman po ng Running Rich Racing. Trainer po si Sir Ruben Tupas din. Kahit sa dalawang sulod na panalong sprint race, meron tong 0.59 last time, nanalo to. 1-1 out of 7 runs naglaban-laban ng November 19 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si King Tiger. Pero bago po yun, meron tong best time na 0.057.8, nanalo din to sa 1,000 meter. 3-2 naman yung naging outings niya out of 11 rounds naglaban-laban sa isang special race po ng August 20 sprint race kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Asyong. Ewan ko lang kung si Alvin ang sasakay dito sa ating numero 2 sa Gusto Mucho, gamay na gamay ni Alvin to, Bayang Kalorista. Iba na tayo sa isang pangmatuling kabayo, pero last time pinarimati to Numero 3, King Tiger, na pagmamayari naman po ng Rancho Santa Rosa. Trainer po si Sir Ruben Tupas din. Nasegunda nga po to last time sa sprint, may 0.59.8. Sa 5 yung naging outings out of 7 rounds na naglaban-laban noong November 19, kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Gusto Mucho. Pero bago po yun sa kanyang 1400 na assignment nun, meron to 125.6. Segunda lamang to dumating, 2-2 yung naging outings niya out of 7 rounds na naglaban-laban sa rating base 34-39 ng September 23 kung saan na-upset po siya doon ng kabayong si Pool Combat Order para sa ating numero 3 na si King Tiger. Lipa na tayo sa isa pang veterano to, veterano sa karera to, talaga stake race din talaga palagi ito. Numero 4, La Liga Pilipina, na pagmamayari po ni Avalos BS Senior. Trainer po, Ruben Tupas din. Ito naman si La Liga, may 124.8 last run. Nasegunda to, 1-1 naging outings niya. Out of 7 runs na naglaban-laban sa rating base 47-60. At yun po ng December 3 lamang kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Shastalu. Pero bago po yun, mayroon din tong 126 flat naman. Kung saan natarsera to nun, mga Bayang Kalorista, 3-4 naging outings. Out of 8 runs na naglaban-laban sa rating base 47-53. At yun po ng October 28 kung saan ang nanalo naman sa kanila yung imported horse din na si Summer Brew. Para sa ating kalayok na si La Liga Pilipina. May angking tulin dito, pwede magbigay ng early pressure sa unahan, Bayang Kalorista. Di pa na tayo ito, madalas makadihado. Life Gets Better, na pagmamayari naman po ni Sir Tisha Sibilia. Trainer po, Moy Monggaya. Nanalo to last time, nakadihado to, may 125.8 sa 1400. 2-3 yung naging outings out of 7 rounds naglaban-laban sa isang special race noong November 18. Kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Sophisticated. Pero bago po yun, nasegunda rin sa 1400 nun, may 126 flat. 5-2 naging outings out of 8 rounds naglaban-laban sa rating base 47-53 noong October 28. Doon po sa karerang mapanalunan nga po ng kabayong si Summer Brew.
para sa ating giant killer na si Life Gets Better. Narito na tayo muli sa isang Grey Galloper. Ito, angkop sa kanya yung distansya, bayang karalisa kung napanood yung takbo nito last time. Numero 6, Magna Cum Laude. Kapag mamayari po ni Sir Peter Lim Hoco. Trainer po si Sir Richard Gutierrez. Ito naman, may 126.4 last time. Nanalo to. 9-6 naging outings out of 9 rounds. Naglaban-laban sa isang special race po noong November 18. Kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Ninong. Nanalo din po ito last time noon. Mayroong 125.8 naman, bayang karalista. 5-2 naging outings naman out of 8 rounds. Naglaban-laban sa rating Miss 2833. At yung po noong July 29, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Believe in Me. Hindi ko pa sure kung sino masasakay kasi rito mga bayang karalisa, kaya ang tabay na lang po tayo sa magiging official na lineup po nitong karera na ito. Hindi pa na tayo sa ating numero 7. Ito medyo nalalaban na rin sa malakas na grupo. Modern Kong na pagmamayari po ni Sir Leonardo Javier Jr. Leonardo Sandy Javier, sorry. Trainer po Robin Tupas. Ito namang si Modern Kong. Huling takbo sa 2,000 meter ay meron tong 208.2 na segunda lamang. 3-3 yung naging outings out of 5 runners na naglaban-laban sa isang special trophy race noong November 19 kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Enigma 1. Pero bago po yun mga bayang karisa, tumakbo to sa Presidential Silver Cup last time ha, meron to 156.4 sa isang 1800 meters, dumating siya pang 8 sa 6-8 naging outings out of 10 rounds na naglaban-laban noong October 29 kung saan ang nanalo po doon sa Silver Cup ay siyempre si Boss Emong. Tingin ko medyo nagmamature doon tong kabayan to, at isa rin sa mga bibenta dito sa karera na to bayang karerista. Di ba tapo tayo sa ating numero 8, Nuclear Bomb, na pagmamayari naman po ni Sir Gabriel Guerlain, Gabriel Guerlain, trainer po si Sir William Ayong Sabate. Ito naman, huling takbo sa 1,800, meron lamang 156.4. Dumating itong pang siyam, 9-10 yung naging outings niya, kumbaga 9 Gs out of 10 rounds naglaban-laban. Noong October 28, doon din po sa karera na panalunan po ni Boss Emong. Pero bago po yun, meron itong 141.6 sa milya, dumating naman po pang 7. 5-5 naging outings niya out of 7 rounds naglaban-laban sa isang special race po noong October 7 kung saan ang nanalo po sa karera na yon yung kabayong si Treasure Hunting. Ito talaga laban sa mga imported mga bayang karista. sorry. Nasa mid lang. Nalalaban sa mga imported to bayang karista. Tingin ko eh baka bumalik na yung buti kaya tingin ko pwede makachamba rito. At last but not the least natin, numero 9, Robin Wood, na pagmamayari po ni Sir Leonardo Javier. Tingin ko, couple entry ni Modern Kong dito, bayang kanalista. Ang trainer po ito si Sir Robin Tupas din. Ito naman si Robin Wood, mayroong 125.6 sa 1400, dumating itong pang-apat. 4-4 naging outings out of 8 runners na naglaban-laban. Noong November 19, kung saan ang nanalo sa karera na yun, yung kabayong si Stolen Ola. Pero sa 1,800 meter, meron itong 151.4 bayang kanalista na segunda to. 5-5 out of 8 rounds naglaban-laban sa isang special race noong September 10 kung saan ang nanalo po doon si Opa Junko. Pero sa ating kalawak na si Robin Hood. At yun po mga bayang kanalista, sana po nagustuhan niyo po ito ating maikiling video ng ating mga upcoming contenders po sa dating po ating Pasay Travel City Racing Festival. Magandang karera po yung apat na stake race na yan, maliban pa po sa ating inaabangang Presidential Gold Cup. Ginawa ko lang po itong video na to para magkaroon po kayo ng idea sa posibilidad na maglaban lamang kasi yung mga panalo, binanggit ko po yung mga naging panalo nila tsaka outing sila na itong mga nagdaang karera po. Magkakaroon po kayo ng idea kung sino po yung kakampiyan at mapupusuan sa darating po nating December 17. Muli po maraming salamat po sa sandaling pagtamay sa ating YouTube channel mga bayang karerista. Utang na loob ko po sa inyong lahat to. Wala po ako dito sa YouTube platform kung hindi po dahil sa inyong suporta palagi at makakaasa po tayo. Makakaasa po kayo na palagi po kung may mga upload na ganitong video. Lalo na po sa mga upcoming pang mga stake race sa ating dati. Lalo na po sa next year natin yung ating Triple Crown Stakes Race mga bayang kalorista. Muli, maraming salamat sa inyo. God bless po. Magandang gabi mga bayang kalorista. Ito po yung lingkod, Master Likib. Kita-kita tayo sa susunod ko pong upload na video. Alright!